Magandang umaga po sa atin lahat at welcome po ulit kayo sa panibagong episode ng Padyak ni Maestro. At nandito po tayo sa harap ng City Hall ng San Juan, kung saan pag-uusapan natin ang kanilang history. Kaya tara guys, samahan niyo ako. Alright. Alam niyo ba na tulad ng Makati City, parte din ito dati ng Kingdom of Namayan na pinamumunuan nila Kantagkan at asawa nitong si Buwan. Nung dumating nga ang Espanyol ay tinawag na itong San Juan del Monte. Noong 1901 naman, panahon ng mga Amerikano ay sakop naman ito ng probinsya ng Rizal. Hanggang noong November 7, 1975 ay ginawa na itong parte ng NCR. Malaki ang ginampanan sa kasaysayan nitong San Juan. At pupuntahan natin ang lugar dito na halos nakalimutan na ng karamihan ang kasaysayan. Itong nilalakaran natin ngayon ay ang El Pulburin, na imbaka ng pulbura ng mga Espanyol. At mga kaistorya, nahirapan akong hanapin itong lugar na ito. Dahil sa aking pagtatanong ay hindi nila alam ang El Pulburin. Mukhang nakalimutan na talaga ito at itong watchtower na lang kasi ang natitirang landmark ng El Pulburin. Alam nyo ba na nilusob ni Bonifacio ang lugar na ito, ngunit bago ang paglusob, hindi naging ganon kaganda ang kanilang paglalakbay. Dahil ang buwan ng Agosto ay tag-ulan, hindi lang sila nilalamig kundi hirap din silang maglakad dahil sa maputik ang daan. Sapagkat sa kagubatan sila dumaan para hindi mapansin, bukod pa dito, sila din ay gutom na gutom. Dahil ilang araw din silang walang kain at buti na lang ay may dumating na rasyon galing Mandaluyong. Kinagabihan ng Agosto ay dumating ang pangkat ni Bonifacio kasama ang 100 katipon, na ang dalawa dito ay babae. Alas 4 ng umaga, August 30, 1986, daladala ang mga itak, mga suligi o pinatulis na kawayan at iilang baril habang humihilik pa ang mga Espanyol. Ay sorpresang inatake nila Bonifacio itong El Pulburin. At ilang oras ang nakalipas, ay nakapasok sila sa loob at nakuha ang kanilang mga kinakailangan na bala at armas. Sa pag-atake ng ito, ay nasawi ang commander ng El Pulburin at isang kawal. Ang mga Espanyol ay umatras patungo sa El Deposito. At ang sumunod na pangyayari ay dumating agad ang backup ng mga Espanyol na mga Indio galing Mindanao. At ang grupo ni Bonifacio ay nagtipon sa Santa Mesa upang makipaglaban, ngunit sa kasamaang palad ay muntik na silang maubos. Namatay ang 150 katipunero habang ang 200 naman ay nahuli. Ang ibang natira kasama ni Bonifacio ay umatras papuntang Caloocan. Punta naman tayo sa susunod na makasaysayang lugar dito sa San Juan. Nandito na tayo sa El Deposito, na pinagkukunan ng malinis na tubig noon ng Maynila. At dito tumakbo ang mga nanginginig sa takot na Espanyol noong sila ay inatake doon sa El Pulburin, kung saan hindi lalampas sa 1 kilometro ang layo mula roon. Naging base din ito at imbaka ng armas ng mga Amerikano at Hapon noong panahon ng kanilang pananakop. Ngayon nga ay isa na itong museo at maaari kayong pumasok sa loob. Ito naman ang museo ng Katipunan, katabi lang ng museo ng El Deposito. Bukas na din sila kahit Linggo, kaya tara, pasukin natin. Sige pa. Sige pa. Ang nakikita nyo ngayon ay ang drawing ng ating mga bayani na namuno sa Katipunan. Nandiyan si Bonifacio, Jacinto, Melchor Aquino at iba pa. Ayun, solong-solo natin itong museo ng Katipunan guys. Sarap tignan. Nandito din yung uri ng armas na ginamit ng mga Katipunan. At dito naman sa kabila ang armas ng mga Espanyol. Nakalagay din dito ang kartilya ng Katipunan o ang kanilang batas at prinsipyo na ang may akda ay si Emilio Jacinto. At sa baba naman ito ang dekalogo ng Katipunan. Sa madaling paliwanag,
sumulat ng 10 utos ng katipunan si Bonifacio. At syempre, may kaparosahan din ang hindi susunod para manatili ang kanilang dignidad. Salamat nga pala kay Christianel Comeda sa pagsuporta ng mga video ko. At sa lahat ng mga estudyante ko, sana ay may natutunan kayo sa ating kasaysayan. Ayon, napakaganda sa loob, pero nakakalungkot dahil ako lang mag-isa, na posibleng dahil ito sa COVID o dahil hindi na mahilig ang karamihan ng mga tao sa kasaysayan. Kung gusto nyo makita ang kabuuan ng museo, punta lang kayo dito. Makikita nyo ito sa harap ng City Hall ng San Juan. Siguro mga 100 meters na nasa kahabaan ng Pinaglabanan Road at bukas sila everyday. Punta na tayo sa Pinaglabanan Shrine na ilang lakad lang mula rito. Mga kaistorya, nandito na tayo sa Pinaglabanan Shrine na ginawa sa utos ng ating dating Pangulo na si Ferdinand Marcos, kung saan ay nakikita nyo sa gitna ang isang eskultura na gawa sa tanso na likha ni Eduardo Castrillo. Ito ay ginawa para gunitain ang kabayanihan ng ating mga magigiting na katipunero sa kanilang paglusob sa El Polvorín. Ayan mga kaistorya, ito naman yung listahan ng mga katipunero na lumaban sa mga Espanyol. Ayan, pwede nyo po ditong puntahan sa Pinaglabanan Shrine. Nandito lang siya sa gilid ng City Hall. At para makita nyo, baka nandito yung mga kalololohan nyo na naging katipunero rin pala. Maaring hindi ito kompletong listahan, pero maaring nandito rin yung pangalan ng inyong mga lolo o kalololohan. Ayun guys, hanggang dito na tayo sa Pinaglabanan Shrine. Sana marami kayong natutunan. Kung meron kayong natutunan, comment lang kayo below at like ang ating video. At hanggang sa muli. Alright, bye-bye.